So what we can share right now, siguro are the things that we have proven. At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship eh. Wala talagang ganun eh. Pero pwede nyo i-work out yan together. Kapag may bagay na nasisira, eh hindi natin dapat yan itinatapon. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit, ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Mga kachika, advance Merry Christmas sa inyo kasi baka ang next content ko after Christmas na. So binabati ko na kayo ng maaga. At dahil nga magpapasko na, ang ginawa kong content ngayon tungkol sa pag-ibig. Kasi 'di ba, marami sa ating mga Pilipino ang pinapangarap na magkaroon ng perfect relationship. Ngayon, syempre, ang ating mga iniidolong artista ang ating madalas ginagawang point of comparison dahil lagi natin nakikita sa telebisyon ang kanilang masasaya at maayos na relationship sa kanilang mga partner sa buhay. Napanood ko mga kachika ang recent interview ni OJ Diaz sa tinaguri ang royal couple ng Pinas na si Marian Rivera at si Dingdong Dantes. At nabilib ako mga kachika sa kanilang mga ipinayo, in-advise kung paano nga ba ma-attain ang hindi perfect relationship pero masaya, grateful at contented sa isa't isa. Nung tinanong ni OJ Diaz si Dingdong, ano nga ba ang pangako mo kay Marian? Aba, nagulat ako mga kachika. Ang gusto niya maging kaibigan lang si Marian. Pero panoorin natin yung detalye nung kanyang sagot ha. Ano pangako niya sa isa't isa? Promise ko sa kanya, choice kasi ng tao ang pagiging committed sa isang relationship. Choice yan. Choice mo pag gusto mo manatili dito, kapag nagkakaproblema, choice mo kung aalis ka, kung mag-give up ka. So, para sa amin, mahalaga na hanggang dulo, manatili kaming magkaibigan. But, our kids will leave us when they're already big. Diba? Pag may sarili-sarili na silang buhay. Ang maiiwan, kami dalawa pa rin. Ang focus namin ngayon ay yung isa't isa. Kung matibay yung pundasyon namin bilang magkaibigan, mag-evolve at mag-evolve yung relationship namin as husband and wife. Yun yung paniniwala ko personally and yun yung pangako ko sa kanya. Yun naman pala, ang gusto ni Dingdong ma-retain yung kanilang core friendship ni Marian Rivera kahit na sila ay husband and wife na. Kumbaga mga kachika, itatrato pa rin nila ang isa't isa bilang magkaibigan. Iba-iba yung tratuhan ng magkaibigan sa magkarelasyon. Minsan, mas nagiging confident tayo kapag kakausap natin ang ating mga kaibigan. Diba? Mas nakakapag-open up tayo. Kaya siguro ayaw niyang alisin yung kaibigan, friend factor niya kay Marian. So, same kaming dalawa, pero palagi kami ang usapan namin. Kailangan pangako natin na kahit anong mangyari, nasa center talaga natin si God. Kasi malaking bagay na siya yung master namin eh. Parang triangle yan. Nandito siya sa taas, nandun kaming dalawa. So, hindi naman mabubuuin ng wala dun sa taas eh. So, palagi kami ang pangako namin. Kailangan palagi natin i-remind yung sarili natin na nasa center talaga natin yung Diyos. Kahit anong mangyari, successful tayo, may mga pagkakataon nagkakaproblema tayo, sa Kanya talaga tayo healing. At the end of the day, kailangan natin magdasal, kailangan natin humingi ng tulong sa Kanya, kailangan niya tayong gabayan. Malinaw sa amin yun. At secondly, sabi ko sa Kanya, kahit anong pagod meron ako, hindi ako magsasawang alagaan siya at intindihin siya araw-araw. Talaga namang napaka-solid nung sagot ni Marian Rivera dito mga kachika. Kumbaga, we expect no less from her. Inuna niya talaga si Lord Jesus Christ, kumbaga yung Panginoon, as the center of their relationship. Kumbaga, para sa Kanya mga kachika, kapag ka nandyan ang Panginoon, wala silang hindi kayang i-resolve. Iyan, isentro ang Panginoon sa inyong relasyon at panigurado ha, hindi man yan perpekto pero malalampasan nyo ang lahat ng pagsubok na darating sa inyong dalawa. At nang matanong na sila mga kachika ng number one na tanong ng lahat, ano nga ba yung secret formula nila kung bakit sila nagkakaroon ng successful na relasyon? Ito mga kasika, yung kanilang mga advice
sa mga couple? Iba yung formula per couple, iba yung dynamics. So what we can share right now, siguro are the things that we have proven na tumama dun sa aming relasyon. And going back to what I told you a while ago, malaking bagay na meron kami fear of the Lord. Kasi kung yun talaga yung nasa sentro, yun talaga yung gagabay. Marami talagang pagkakataon na po pwedeng malihis. Pero kung babalik at babalik ka sa core na yun, eh, yun talaga yung guiding principle. At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship eh. Wala talagang ganun eh. Pero pwede nyo i-work out yan together na wala namang hindi nakukuha sa magandang pag-uusap, sa trust and love, tsaka lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. May mga pagkakataon sigurong mapusok ka kasi galit ka, pero yun yung natutunan ko kay Dong eh. Pag galit ka, matuto kang huwag muna magsalita, matuto kang huwag muna kumibo, kasi minsan may mga salita kang binibitawan na hindi mo na pwedeng ibalik. Na pag nabigay mo na yun, nasaktan mo na yung tao, paano mo pa papagalingin yung sugat na nasabi mo na yun? Nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. So mas maganda siguro na in every relationship na kapag galit ka, matuto ka muna na, sandali, tigil muna ako, isipin ko muna, tama ba itong sasabihin ko? Masasaktan ko ba siya? Maaayos ko ba ito pag sinabi ko to? Kasi once na nagkamali tayo at nabigkas natin yan, baka lalong mag-damage, mas lalong hindi natin maayos yung problema. So matuto tayong tumahimik na muna. Ngayon pag galagang galit ka at decided ka na na ayaw mo na, go for it! Diba? Gawin mo! Panindigan mo! Pero mas maganda talagang hinahinay lang. Lahat naman naaayos eh. Lahat ng sinabi nila mga kachika ay sobrang agree ako. Kahit ako personally, hindi ko nagagawa lahat yan. Pero nabilib ako nung sinabi ni Maria na alam niyo yun, kapag ka ikaw ay nagagalit, eh magkaroon ka muna ng time na mag-isip-isip ka muna bago ka magbitaw ng kahit anong salita, kasi once na nasabi mo yan, wala nang balikan yan, nakasakit ka na eh. At yung isa din sa mga sinabi nila na dapat nating tandaan mga kachika eh, lahat ng bagay eh nadadaan sa mabuting usapan. Kumbaga, hindi naman natin kailangang isuko ang mga bagay-bagay. Kapag may bagay na nasisira, eh hindi natin dapat yan itinatapon. Dapat natin yang inaayos. Diba mga kachika? O siya, Merry Christmas ulit sa inyo mga kachika. And hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang bahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. At kung kayo nga pala ay may interes at gustong subukang mag-alaga ng isda sa inyong mga bahay, panoorin nyo ang advertisement na ito. A heart's beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Tan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.